dun sa mga new generations. Medyo mainit. Kumusta kayo? Kita niyo ba itong aking sun visor? Ito ay isang protection para sa aking shopaw face because I'm at work and pag lumalabas kami ayoko mag-umbrella kaya meron ako nito. Pakita ko sa inyo ha. Tingnan niyo siya, ganda siya eh. Ito siya oh, sun visor. Tapos sa gilid niya, pwede niyo ilabas ito, yung sa gilid ng tenga. Para yung pisngi niyo nakakover. Ito pang isa. Teka, ha? Hawak ko kasi yung camera. Ayan. Kita niyo yan, ha? So, ayan guys, oh. Eh, teka, tumago. Ayun. Ayan, oh. Pag sinuot siya, ganon. Ayan, gusto mo itago yung mata mo, pwede. Tapos ito, parang i-cover niya yung mga pisngi mo. Diba ganda niya guys? Ganon. Tagun-tago ang muka. Kasi alam niyo yung araw, nakakaano yan eh. Nakakasira ng skin, kaya medyo takot ako. Sa araw, sira na nga eh, sisirain pa eh. So, ayun. Relax ng konti dito. Guys, ha? Ayan. May iniintay kasi ako. So, ayun. Tanggalin ko lang kasi nakakailang siya. Sana nagustuhan nyo yung beauty hacks na shinare ko sa inyo kahapon. And sana din sa mga susunod pa, panoorin nyo pa ulit. Marami pa akong i-share sa inyo na mga simple things, simpleng mga bagay pero mas magugustuhan nyo because hindi nyo akalain sa loob ng bahay nyo mayroon palang remedy dun sa mga simpleng problema na. Like for instance, sa loob ng bahay natin, lagi ko nadidinig dun sa anak kong naalala ko. Sabi niya, Ma, ano ba itong kasambahay, hindi marunong maglinis ng mga plato at baso. Kasi kumain ng breakfast, may egg. Tapos sabi niya, lahat ng gamit, lahat malansa, lahat amoy itlog. So, simple lang, hindi mo kailangan. Minsan kasi yung sabon na pang yung dishwashing soap yung pampinggan hindi din niya natatanggal yung malansang amoy. Alam niyo kung ano ang magandang panggamit? Napakasimple lang. Kuha kayo ng suka at tubig. Kung ang suka niyo ay isang baso, ang tubig niyo ay tatlong baso. Ganon, i-dilute natin yun. Tapos, kuha tayo ng ano, yung boteng pang spray. Alam nyo yung pag nagugupit ng buhok o mga hairdresser, meron silang ni-squirt na parang yun. I-ano natin, i-gamitin natin yun, lagyan nyo ng suka. Ay naku guys, lahat ng gamit nyo ay magiging mabango, malinis, walang kalansa-lansa. Kasi papatayin ng vinegar lahat ng mga amoy-amoy na yan. So, ayan yung aking konting i-share sa inyo. Lalo yung mga kabataan. Kasi yung mga bata, hindi nila alam eh kung ano ba yung dapat gamitin. Katulad lang nung anak ko. Hindi ko nabanggitin kung sino siya dun sa aking anak. Marami sila pero yung isang anak kong babae, may asawa na kasi siya. Sabi niya, Ma, biniblame niya yung maid na hindi marunong maghugas eh. Actually, syempre bata din yung kasambahay natin. Hindi din nila alam.
So sabi ko, madali lang yan. Huwag kang ma-worry kasi tubig lang yan at vinegar. Tanggal lahat yung mga nangangamoy na yan. At ano yan ha? Magandang gamitin because yung mga bacteria, maaano din yan. Mawawala yung lansa, yung amoy, at saka it will parang papatay niya yung mga germs and bacteria kung meron man. So ayun, wag nating minsan kasi parang wala nang lunas, pero meron, madali lang. Mga kung meron mang tinatawag na beauty hacks, meron din kitchen hacks. Lalo na pag may edad ka na, marami ka nang napupulot na experience. Tapos yun naman yung mga isi-share mo dun sa mga new generations. Medyo mainit. Hindi mainit. Malamig ang simoy ng hangin. Pero tanghaling tapat kasi ngayon eh. Nakasuot ako nitong aking parang hoodie kasi maglalakad-lakad kami sa bay eh, ayokong mainitan eh. Ang nasusunog sa akin, alam niyo kung ano yung braso ko, ang dali kong umitim. Tingnan niyo ha, pakita ko sa inyo itong binte. Kapiranggot lang itong pamalo ko ng dalag, ganyan kaputi. Ayun, diba? Puti. Puti-puti, oh. Puti. Teka lang. Puti-puti. Yan, oh. Puti. Pero, pagdating sa braso, teka ha. Pagdating sa braso, ito naman siya, yung kulay. Medyo malayo. Parang hindi. Hindi akin yung braso. Medyo nakaiba ng kulay, brown and kapit gatas kumbaga. So para magpantay, tago ko ng konti ang aking braso. So yun guys, may dumaan na aeroplano. Ayan ang mahirap dito sa amin kasi malapit ka sa base. Maya-maya ang aeroplano. Sometimes, every 15 minutes, andyan siya. Kasi nagba-back and forth galing sa base. Tapos, may dun sa kabilang base, medyo malapit lang eh. Tapos, ayan. Walang tao ngayon dito. Oh. Tinan nyo, solo-solo ko ngayon. Ayan, swimming pool. Para akong nakatira sa resort. Ang ganda. Maya-maya lang pupunta na ako dun sa aking ka-meeting dahil meron kaming pag-uusapan. Masinsinan. Hindi. May limit lang ako. Diyos ko guys, mataba na ako ng bongga-bongga. Puset. Ano ba magpapaya talaga, ha? Wag lang yung pipigilan ng pagkain. Actually, yun ang problema eh. Pero, yan na natin. Basta pigil-pigil kung kaya. Pag-time. So, guys. Sa inyong sasabihin, isa pang hacks para makumpleto na. Meron na tayong makeup hacks, meron pa tayong kitchen hacks, at meron pa isa. Alam nyo ba yung kung ayaw, kung may problema kayo sa pagpiprito, naninikit palagi yung kawaling ginagamit nyo, naninikit siya, alam nyo, tapos hindi naninikit ang madami. Nagtitilamsik ng maingay, ng malakas, para yan tumahimik. Alam nyo, hiwa kayo ng, alam nyo yung shallots? Diba may bulb yung shallots? Sa Tagalog yung,
sabi ng nanay ko, sibuyas bumbay. Sa ilalim nun, sa puwet nun, di ba nandun yung bulb niya, hiwain mo yun. Parang maliit na sibuyas na sa puwet. Tapos ngayon, yun yung lagay nyo sa, ano, bago kayo magprito, lagay nyo sa kawali na may mantika, tapos yun muna, bago kayo magprito. Walang talsik, hindi maingay ang inyong piniprito. Nagre-release siya ng something, hindi ko maalala kung ano yun, para manahimik siya, para hindi siya maging maingay. Kasi pag maingay, tatalsik dito, tatalsik dun eh. So, ayun guys. Yun lang yung mga hacks ko, pero marami pa ulit sa susunod. See you again on my YouTube channel. Dito lang sa Mseileenforever. I love you guys. Bye for now.